po, lakas ako. Lakas ang hangin at saka tubig. Sisira yung payong lata dito ni Roseline. Hello mga katito bar. Ako po ay nag-try magbiyahe ng gabi. Dito ang napala ko. Bira baha, baha dito sa Malabon. Tinanong ko kung malapit lang tong bahang to. Sabi niya, sabi nung nakasalubong kong isang lalamog, ano lang naman, maiksi lang to. At kaya daw naman, kaya nga ng bike eh. Pero ilang beses na rin po kasi akong nalusong sa baha. Kapag malalim, nasisira yung pan. So pinatay ko naman yung pan ngayon. At tinitingnan ko kung malalim ba talaga ito o mababaw na pagdating doon sa may dulo. Kasi dito ako tinuro ng ng Google Map kung saan ang deliver po natin ngayon ay papuntang Robinson Otis. At ang dala ko ngayon ay isang mahaba lang na tarpaulin. Parang malalim yata ito. Malayo. Ayun, parang mababaw na doon sa may tricycle. At ilang beses na rin pong nalulusong sa baha si Maron. Kaya naman yung experience nito sa bahaan ay talagang nandito. Nakakatakot lang tumabi dahil baka may mga butas. Ayun, pababaw na. At medyo pag napapabilis yun na nalalim bigla, nasa lampak. Mababa pa naman yung nito, yung mga radiator fan saka yung sa condenser fan. So hindi ko na lang siya bubuksan hanggang mamaya. Mahal din kasi yung yung mga fan pagka nasira yun. So baka yung isang araw ko na biyahe kulang pa. At ito po, pinapakita ko sa inyo kung talagang marami pang booking pagkagabi. Marami naman siya, kaso hindi yung ang pagkakaiba po ng booking sa gabi at booking sa umaga. Sa umaga po kasi napakarami talaga ng pamimilian na booking. Tapos ang isa pa doon na maganda sa umaga, matataas yung high demand. At pagdating ng gabi ay halos wala na po siyang demand kasi nga kukunti na yung nagbubuk. Tapos marami pa ding bumabiyahe. So makikipag agawan ka pa rin sa driver. Ang isang maganda lang dito sa gabi, syempre unang-una walang gasino ng traffic. Tapos hindi siya mainit. Kumbaga, iba kasi yung init ng umaga at yung ganitong gabi na walang init. Kahit wala kang aircon, pwede kang magbiyahe ng gabi kapag gusto mo yung gabi. At may maganda rin sa gabi. In 200 meters, turn left onto Rodriguez Street. Yung night differential, pag dumating ng alas 10 ng gabi, hindi ko alam kung hindi ko sure kung 9 ay nagsisimula na yung yung 150 na night differential pagka 1000. Take the next left onto Rodriguez Street. Kapag 1000 kg yung gamit mo, 150 yung night differential niya. At maganda na rin yun kung talagang busy ka naman sa umaga at ang time mo lang na pagbiyahe gabi, okay din yung gabi dahil
hindi nga siya masyado matraffic at hindi siya gaanong kainit. Ayun nga lang, talagang magtsatsaga ka na walang masyadong meters, turn left onto Marcelo H. Del Pilar Street. Titingnan ko po yung booking na to. At parang pinapalikuligo na tayo. Continue for 1 kilometer. Titingnan ko itong Google Map kasi pinapalikuligo na tayo. Ngayon na ako nakadaan dito sa Malabon. Dito sa part ng Malabon na to. Tingnan nyo po yung mga bike dito. Ang tataas ng gulong. Tapos nadaan pa tayo sa palingke. Okay, sige po. Update ko po kayo. Ayan mga katito bar, nandito tayo sa may SM San Lazaro. At nasabayan ko itong tarpaulin. Take the next right onto Vertex Road. Kung saan ay galing pa ng Malabon. So dadalhin ko to ng Robinson Otis. Ito namang pick up ko dito sa San Lazaro ay dito lang sa Sampaloc dadalhin. TV lang daw kaya sinabay ko na. At ito po ay pangatlo nating booking. So tapat daw sila ng Romantic Baboy, labasan ng tao doon. At iikot, malamang iikot ako doon sa may mismong entrance. Sige po, pick upin ko muna. At tingnan natin kung talagang mga TV lang. Alright. At dito po ngayon sa SM ay busy ang mga tao. Kanya-kanyang bili ng appliances. At naghahanda na sila sa darating na Kapaskuhan. Okay, atin na mo naman. Talagang palong-palo ang gayak ng SM ngayon. Yun, TV nga lang at saka kahon na konti. Ito yung ating pipikapin, si Sir. At yan, napakalapit lang mga katito bar yung aking pinagdalhan. 225 yung kanyang booking at ginawa ng 250. So arimuhan. At napakalapit lang naman, dito rin lang naman yung daan ko. So okay na okay. At deliver ko na to sa may Robinson. Robinson Otis. Alright, let's go. Dito na tayo mga katito bar sa may nagtahan. At marami pa rin bumabiyahe na lalamove. Yan o, dalawa, nasa unahan natin. At dito talaga ako madalas dati nung ako'y college pa. Dahil dito lang ako nakatira sa Sampaloc. Ito, kaya kabisado natin yung lugar dito. Ito naman, nandito yung Aries, yung Among Rodriguez College. At dito yung pag dineritso po natin yon, yung papunta doon, papunta ng ano yan, Malacañang. So madalas dito ay traffic pagka sinarado yung may tagusan kasi dito na yung papunta ng CEO, yun yung Mendiola. Dito dumaraan yung jeep papunta ng Mendiola. Pag sarado yan, so dito sila dumadaan sa may Ligarda. At napakasikip din lagi ng ano dyan, ng daanan. At anong oras na ba? Mga alas 8 na. So nakatatlong biyahe na tayo, nakatatlong booking. At ito po yung pagkakaiba ng, sabi ko nga, pagbiyahe ng gabi. Minsan lang kasi ako inaabot ako ng gabi pero hindi ako nag-try na magbiyahe ng hapon na nag-start. Alas 6 na ako nag-start magbiyahe. Kaya yung una kong booking papuntang Malabon
sa Fisher Mall. Tapos pagdating ng Malabon, may nakuha ako ng Malabon to Robinson, ito Otis. At nung ang daming booking dun kanina sa may Malabon, aso palayo, mga papuntang Pampanga. At hindi ko naman balak mag long distance pagkagabi, dahil sigurado wala tayong makukuha pa uwi. Siguro po may mga panggabi talaga na nagbabiyahe, kasi nga marami pa namang booking kilala mo. Yun nga lang, yung sinabi ko kanina, hindi siya ganoon kalaki yung delivery fee nilala mo, kasi walang high demand. At mamaya pa yung ano, mamaya pa yung sinasabi kong parang night differential, may dagdag din sila. At kaya naman tayo nagtry magbiyahe ng gabi, kasi ito ay nilabas ko lang kanina sa SM tong sasakyan, dahil nga kagabi ay napakalakas ng ulan. At kaninang umaga, nakikiramdam pa rin ako sa panahon kasi maulan pa rin. Kanina ko lang ito nilabas nung tanghali na. Tumigil na yung ulan, kaya nag-decide ako na ilabas na sa SM tong van. Sabi ko, try ko ng gabi magbiyahe, para mapakita ko pa rin sa inyo kung pwede pang magbiyahe kahit gabi. At marami pang bukay. So malapit na tayo dito sa Robinson Otis. Dito, pagliko natin dito, Robinson na. At ito mga katito bar, na i-deliver natin tong last drop off natin dito sa ano lang, nagaan lang. Tingnan lang, pera-peraso ano. Okay, thank you. Ayan, mga ano lang oh, napakagaan. Thank you. At pagkatapos ko pong ibaba to, may pumasok na agad booking. So, may pick upin na uli tayo at di-deliver natin to sa Quezon City. Dito lang din, malapit. So, try natin. At hindi ko naintindihan kung ano yung sasakay. Alright, pick upin natin. Let's go. At ito po, ang na-pick up natin, isang mahaba lang na metal. So, dadalhin ko pala to sa Eastwood. At kapag umaga, mabilis ko kasing na pick up to. Kapag umaga po kasi, hindi ako nag-deliver dito sa Eastwood, pagka Eastwood talaga, lalo na yung papasok ka doon. Kasi dito matagal yung delivery, dahil marami ka pang pupuntahan dito, may opisina sila. Pagka delivery, magpapapirma ka doon, may babayaran. So hassle. Dyan po, i-deliver ko na. Magaganda rin yung booking sunod-sunod. Titingnan natin kung hanggang anong oras tayo makakabiyahe. At titingnan din po natin kung makakamagkano tayo ngayong gabing ito. Alright, let's go! Ito po yung kagandahan pagkagabi tayo nagdi-deliver. Napakabilis ng mga delivery. At bereon mo, nag-start ako mga mag-aalas 7 na. At pang-apat na natin booking to. So napakabilis natin mag-deliver. At maraming booking pala pagkagabi. Yun nga lang, talagang dito lang ako sa Manila. Hindi ako lalayo ng mga probinsya o bandang mga liblib na deliveran dito sa Manila. In 200 meters, continue straight past Region Security sure Training Academy Inc. to stay on Colonel Bonnie Serrano Avenue. Kahit mag-isa lang tayo, ay hindi tayo kukuha ng mga yung unfamiliar na lugar. Region Security Training Academy Inc. to stay on Colonel Bonnie Serrano Avenue. Kasi pagka ganitong malapit ng Pasko, maraming mga kawatan. Ingat tayo mga kalalamog. So safety natin yung ating mga kinikita na pinaghirapan natin. Pagka ano naman, bawal naman tayo magsakay. Ang ano lang nito, iwasan din po natin yung mga abuno na malalaki.
Dahil minsan yan yung mga ginagawang scam. Nagiging away yan ng mga scammer. Halimbawa, may papabunuhan. Lalo sa mga bago, wag na wag po kayong kukuha ng mga paabuno na halos malalaki yung babayaran. Kasi minsan doon tayo nadadali. So, ingat po tayo sa mga ganong booking. At dito malapit na tayo sa delivery. Sa Eastwood tayo magdi-deliver ngayon. Okay. Ito yung sinasabi ko mga katito bar, na pag nag-deliver tayo dito sa Eastwood, kala ko pagkagabi hindi na pinapakuha ng ganito. Kumbaga parang dito ka magbabayad. Kuya, saan yung bayaran ng ano? Yung pag... Kadaluha pa? Oo, okay. 10 naman yan eh. Ah, 10. Thank you. At hassle to, lalo ng pagkaumaga dahil maraming nagdi-deliver dito. Siyempre pila. At hindi rin kasama ni Kuya. Ah, hindi rin alam ni Kuya yung ano. Ito, sinama ko itong pagdi-deliveran ko eh. Kaya dati kasi sa loob ng Eastwood, ngayon lalabas ka pa ng C5, tapos pupunta pa rito sa may dulo. So hassle, di ba? Kaya pagka next time, pagka may bagong bayan, ay hindi ko nakukunin ulit. Titingnan natin kung saan dito yung bayaran. Oh, Leopards. Siguro dito. Oh, dito yata. Ito si Kuya, nakasama ko sa pag-aayos itong ano, mga permit. At paikot-ikot pagka take the next left onto Orchard Road. Pagkapunta mo doon sa ano, sa pagkuha nitong ticket, babalikan ko pa yung lisensya mo doon. Dahil hindi raw nila ako papalabas. Kaliwa. Hindi nila ako papalabasin kapag hindi pa ako bayad. In 200 meters, your destination will be on the right. Ihahatid ko itong delivery ko. Tapos pagkahatid, iba naman yung bayaran. Dito naman sa may Robinson daw ang bayaran. At pagkatbayad ko, babalikan ko na naman yung license ko kung saan ako kumuha nitong ticket na to. So, lesson learned. At depende na po sa inyo kung magdi-deliver kayo dito sa Eastwood, lalo na dito sa loob. Pero kung sa labas, wala namang problema. Huwag lang kayo dito mismo sa loob magbababa ng delivery. At namasyal daw muna kami ni Kuya. Taga saan ka, Kuya? Bagong silang. Kalokan. At malapit na kami dito sa aming pagdi-deliveran. Your destination. At pauwi na po ako ng bahay. Pero may na-pick up ako dito sa mismong street namin, Guadalcanal. So mga gamit daw, at itatransfer ko lang ng isang kanto lang, at yun na. So yun po, itawagan na natin. At pauwi na ako mga katito bar dito sa bahay namin. So magkasunod lang na straight yung inuuwian ko at saka yung pinagdala natin ng mga gamit. Karamihan yung mga plastic. At hindi ko na sila binidyuhan. Tinulungan ko na lang para mabilis makalipat. At nasa ano lang ang babayaran nila, 300, ginawa ng 450. Sabi ko, magkapit bahay lang tayo. At dito na, magpa-parking na ako dito. Alright. At yan mga katito bar, nakauwi na po ako ng bahay. Sa maiksi nating pagbiyahe ay naka 5 booking po tayo.
At kumita po tayo dito sa apps ng 1,870. Plus may mga naging tip tayo dito. At umabot po yun ng 2,200 yung ating kinita dito sa maiksi nating pagbiyahe. Halos 4 na oras lang akong bumiyahe at nakita po natin yung kaibahan ng biyahe sa umaga at biyahe sa gabi. May mga disadvantage at advantage kung saan po kayo mamili, pang umaga o pang gabi. Sa maiksinga nating pagbiyahing yan ay kumita pa rin tayo ng halos 1,500 kasi 1,500 lang yung ginas ko kagabi kay si Maron. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood sa aking YouTube channel. At gaya ng aking laging sinasabi po, ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye.